Di umano'y invisible statue na gawa ng isang Italian artist, nagkakahalaga ng mahigit 900,000. Yan ang ating pag-uusapan, mga kaibigan, dito lang sa channel na kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa kesa sa may kaalaman. Posible nga bang merong invisible na statue? Halika at simulan na natin. Merong isang Italian artist ang nagngangalang Salvatore Garawa. Siya ay ipinanganak noong taong 1953 sa Sardinia, Italy. Nakapagtapos siya ng pag-aaral noong taong 1974 sa Accademia di Belle Arti di Firenze. At noong namang taong 1974, siya ay naging drummer ng isang banda. Ngunit, nang madisband ang bandang ito, mga kaibigan, si Ginoong Salvatore ay naging isang visual artist. Naging mahusay na artist itong ating bida. Sa katunayan, meron siyang mga gawa na nakadisplay sa iba't ibang museum na nakatindig sa Milan, Italy. Alam niyo, mga kaibigan, nitong nakaraang buwan lang, pinag-usapan si Ginoong Salvatore sa iba't ibang social media platform. Ito ay dahil sa napabalitang isang sculpture na siya mismo ang gumawa. Ngunit, hindi ito isang ordinaryong sculpture o statue na makikita ng iyong dalawang mata dahil ang sculpture na ito tinaguri ang invisible statue. Oo, kaibigan, tama ka ng pagkakarinig. Literal na invisible statue, as in yung walang makikita ang dalawang mata mo na kahit ano. Pero, pinaninindigana ni Ginoong Salvatore na ito ay isang art at sa katunayan, pinangalanan niya ang gawa niyang ito na La Sono, nang ibig sabihin sa wikang Ingles ay I am. Hindi pa dyan natatapos, mga kaibigan. Ang mas nakakagulat pa nito, na ipagbili pa ni Ginoong Salvatore ang di umano'y invisible statue sa halagang $18,300. O katumbas sa ating pera, mga kaibigan, mahigit 900,000. Nakatanggap ng Certificate of Authenticity at Instruction ang nakabili sa nasabing sculpture. Ayon sa instruction, ang sculpture na ito ay dapat ma-display sa isang pribadong tahanan at dapat merong espasyo ang dakong paglalagyan ng sculpture na may sukat na 5x5 foot ang lawak. Alam nyo, mga kaibigan, sa isang interview kay Ginoong Salvatore, ang artist ng nasabing invisible statue, anya, "You don't see it but it exists. It is made of air and spirit." Na para bang lumalabas na isang simbolikal ang La Sono sculpture, mga kaibigan. Dagdag niya pa, "It is a work that asks you to activate the power of imagination. A power that anyone has, even those who don't believe they have it." Malinaw, kinakailangan daw ng puwersa ng imahinasyon ang kanyang di umano'y invisible sculpture, mga kaibigan. Pero, sa kabilang banda, nakatindig daw ang sculpture na ito sa loob ng isang square na kulay puti na nasa kalsada sa isang dako sa Italy. Bagaman hindi daw ito nakikita, ngunit naroon daw mismo talaga sa loob ng square na kulay puti ang nasabing statue. Ikaw, kaibigan, ano ang masasabi mo sa kanya? Para sa akin, siguro respeto na lang sa kanya. Baka naman meron siyang ibang plano o meron siyang gagawing kakaibang diskarte. Paalam.